Okay, video vlog check everyone. We are back again for another unboxing. At ngayon, nandito tayo sa kusina studio at tayo mag-unbox ng package galing kay Eden Cheese. Bakit si Eden Cheese nagpadala dito sa bahay? Kasi on July 24, magkakaroon ng cooking class. Tawag nito Savor Every Moment Eden Pinoy Dessert Special Cooking Class. At ang aming magtuturo sa amin ay si Chef Tatung at si Chef Rose Benitez. Yes, kilalang kilala niyo ito. Itong mga superstar chef natin. No? At talaga, very excited ako kay Chef Tatung kasi kilalang kilala yun eh. At syempre naman kay Rose Benitez din kasi napapanood natin siya sa TV at ayun. So, may dalawang klase ng pagkain kaming gagawin. Pinoy desserts, pag mga Pinoy desserts ba na may cheese, ano ba yung unang-unang niyong naiisip? Ako, siguro salad, no? O kaya, ano pa ba? Na may cheese. O, basta yun. Abangan na lang ninyo yung upcoming video ko for the cooking class. Kasi, yung mga pinadala nilang mga ingredients ay gagawin namin on the spot habang naka-Zoom conference kami doon sa dalawang chef at sa mga katropa nating mga media at bloggers, no? So, okay. I-unbox na natin. Ito yung mga pinadala nila nung isang araw. Mga packages from Castro PR. Si Castro PR kasi yung PR for Eden Cheese. And this, for this activity, for this media event, private kasi yung media event, di namin ma-share. But syempre, kung ano yung natutunan ko sa Zoom conference na yun, ma-share ko naman through my vlog. So, unbox na natin yung first box. Ito yung first box eh. Ay, parang alam ko mayroon pang letter dito. Ayan, mayroong letter. Ayan. Ayan, from tanggalin na natin. Tanggalin na natin. Ayan, from Castro PR. So, sabi dito, alo, made even more special with Eden Cheese. At yun na, nabanggit nga nila na magtuturo sa amin sa cooking workshop. Oy, cooking workshop. Si Chef Tatung at si Chef Rose Bud. So, ito yung note na pinadala nila, at least para mara mabasa nyo, no? Ayan, 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 ayan. Sa likod, hindi ko napapakita kasi doon yung contact number ng PR director ng Castro. Hindi ko pwede ipakita. So, okay, first box na natin, no? First bag. Laman nito ay, ayan. Ano ba to? Ito ay Cadbury Shots. Ano ba itong Cadbury Shots na to? Parang ngayon ko lang ito narinig, eh. Bilog-bilog siya na Cadbury. Masarap to. Ito ata yung chocolate na medyo crispy sa outside pero super melts in your mouth yung inside niya. So medyo mahaba. No? Pero I guess baka kasama namin sa recipe to, no? Cadbury shots. Ayan. Kasama ata namin sa ano to. Sa recipe namin sa halo-halo or sa bibingka. Yung chocolate bibingka. No? Parang, ano kaya yon? Talagyan mo ng sprinkles, no? Ng Cadbury shots. Ewan natin. So, syempre, hindi mawawala yung Eden Cheese. Ayan, labas ko na yung... Uy, laki nitong Eden Cheese to. Grabe, ngayon ako nakakita ng ganito kalaki. Ayan, Eden Cheese. Malalaki ng mga cheese nila. Ayan. Oh my God. Okay, ha? Panalo. Ayan. Ayan. Actually, may isa pang Eden Cheese na maliit. Ginamit na namin kasi si Mama gumagawa ng... tawag ito, chicken cordon bleu. Ayun, parang chicken na boneless na pa-flat, tapos binalutan ng ham, sa loob merong ham, tsaka Eden cheese, tapos niroll yun niya at tilagyan ng parang breadcrumbs, tapos binake sa oven. At parang may lays of butter and lemon yata, para masarap, tsaka itlog, ayan, para mas masarap. So, ito ang laki ng Eden cheese, grabe. Sobrang laki nito. At siya marami, nalaman ko pala dalawang klase ng Eden cheese. Isang Eden cheese na pinasarap at isa naman ay yung melt sarap. Meron pala melt sarap. Ito yung mga paborito naman ni Lay's, melt sarap. Kasi pag gumagawa siya ng chicken, ham and cheese, ito yung gusto niya. At ito namang version na to ay ginagamit naman ni Mama for cooking sa mga pagkain namin. May mga version din na parang may maliit, may malaki, tsaka may flat na hiwa-hiwa na. I guess, no? Parang ganun, no? Hindi ko lang alam. Pero, alam ko, Eden cheese, ganito siya. So, ayan. So, ito yung gagamitin naming ingredients for our upcoming cooking session. Tabi ko na muna to para at least maluwag-luwag ang ating espasyo in here.
Ayan, kita-kita ba sa camera? Ayan, halos may pagka-branding na yung ating itsura. At gumagamit din ako ng aking monitor para makikita ko yung sarili ko dito sa aking Huawei P30 na smartphone. Kasi dati gumagamit lang ako ng salamin eh, pero ngayon nag-ano na ako, nag-screen mirroring na ako para at least nakikita ko yung sarili ko. Kung in-frame, at saka ako nagre-record yung aking phone. Tsaka ito yung itsura. Medyo delayed ng konti, pero okay lang. So, ito, next box natin. I-unbox na natin to. At ito yung mga recipes, actually. So, first recipe is yung halo-halo with cheese. Halo-halo with cheese. Ayan. Kita nyo na ba? At yung isa naman ay cheesy bibingka with Eden melt sarap. So mukhang alam ko na lasa nito ah. Nagdanamnam na. Actually tama kasi nung nakaraan nakakita ako ng picture sa Facebook or sa Instagram yata ng bibingka. Oh my god. Sara nag-crave ka agad ako ng bibingka. Tsaka nagulat ako nung nag-invite si Eden, hindi ko akalain na gagawa ako ng bibingka sa bahay. So yun. Pero pag fail tayo, si Liz talaga yung gagawa dahil hindi ako marunong gumawa ng bibingka. Pero doon sa cooking session na gagawin niya na, sa July 24, which is parang bukas yata, is malalaman ko kung paano gumawa ng bibingka. Kasi pag sa mga cooking workshop, pag natutunan natin kung paano gumawa, masasanay tayo at kumbaga, mapaperfect din natin yung paggawa in the next coming, in the long run. Kaya July 24 yung cooking show, no? I guess mapapanood nyo na tong video ko, diba? Parang mga bandang August na yata or end of July. So tapos na yung ano, at saka pag-produce na ako ng video for that. So ayun, balik tayo sa laman nito. So laman nito ay may calumet. May calumet na baking powder, yan, para sa bibingka yan. Merong star margarine para sa bibingka. Siyempre, meron ding, uy, ano ba to? Apat na salted egg. Bakit yung isa eh, iba yung kulay. So yan, salted egg. Bali, kompleto yung binigay nilang ano ha? Recipe, sugar. Ayan, sugar. Oh my god, talaga nagawa kami ng halo-halo. Hindi ko alam to. Ang lupit. So meron silang pinadalang halo-halo mix na I guess this is good for 2 na or 3 kasi sobrang dami yung ingredients ito. Oh, grabe. Ngayon ko lang to, ngayon lang ako nakakita ng ganito na halo-halo sweet fruit mix in syrup na imbes na bumili ka ng maraming garapon, isang garapon na eh, meron na silang available. Galing ha, husay. Meron din silang pinadalang fresh gata. Fresh gata is for the bibingka kasi may gata. At meron sila pinadalang cream, all purpose flour. At meron sila pinadalang angel evaporada. Ayan. At last na last, meron silang padalang, ano to? Food pantry ink na rice flour. Rice flour is for the bibingka. Pero syempre, kung gagawa kami ng halo-halo, so kailangan pala, gumawa na ako ng maraming yellow. Ano pa bang kailangan nila? Yellow, may milk na tayo. Okay, yun na pala kailangan ko, yellow. Tsaka syempre, wala, puro naman to beans. I guess kailangan natin gumawa din ng gulaman para mas masarap. Para pandagdag. Kasi sabi sa akin sa email, bago mag-start yung aming cooking workshop, kailangan mag-preheat na ako ng oven. So, kailangan painitin ko na yung oven namin. Kasi, para pag iluto na yung bibingka, mabilis na siyang maluto at naka-ready na rin siya. So, yung mga ingredients ito ay gagamitin natin sa paggawa ng bibingka at halo-halo. Isa sa mga pinaka-paborito nating Pinoy desserts. Actually, bibingka, pang breakfast na nga lang yung bibingka at pang merienda eh. Pero dessert, pwede na rin, di kasi pag umakain kami sa mga hotel, sa like for example, Sofitel and the Century Park Hotel. Uy, grabe sarap ng bibingka sa Century Park Hotel. Talagang, di ko talaga makakalimutan yun. Tsaka syempre yung mga Via Mare. No? Tsaka syempre yung nasa bangketa na bibingka, super sarap din kasi very, kumbaga, very OG yung style na pagluto nila. Sa uling talaga, tsaka mas gusto natin na sa labas. So yun, maraming salamat kay Eden Cheese for their invitation for the upcoming cheesy ang pangalan na tawag dun sa ano workshop nila.
Maraming salamat sa Eden Cheese for their invitation for the Savor Every Moment Eden Cheese Cooking Workshop. Very excited na ako kasi talagang mapagmamayabang ko yung aking mga apron. Mag-i-apron tayo at mag-costume tayo para talaga mas maganda tayo sa Zoom camera. Abangan nyo sa mga katropa natin na mga na-invite din. Kita-kits tayo doon. At sa mga iba na gusto malaman ang resulta ng aking pagluluto, i-vlog natin to para at least ay makita nyo. So yun, thank you guys for watching. So I hope you enjoyed my video for today. Namatay na yung aking cellphone. Hindi ko tuloy makita kung naka-frame na ako. Pero anyway, tapos na yung video ko eh. So, kita-kits tayo. Don't forget to subscribe ha. Mag-subscribe kayo kasi yung mga nanonood ng YouTube channel ko ay puro mga galing sa search. Yung mga subscribers ko ay konti lang yung nanonood. Hindi ko alam kung bakit. Kasi I think majority of my viewers kasi are travel. Travel vlogs yung gusto nilang makita eh. Wala tayong travel. Puro food and gadgets lang yung mapapakita natin ngayon. Kaya ayun, we are getting more new audience para sa channel na ito. Kumbaga, balik tayo. Kasi wala tayong travel. Puro, ano ko, travel vlog na throwback na lang palagi. So, yun. Thank you guys for watching. So, I hope you learned something new today sa mga produkto ni Eden Cheese at gagawin natin. No? So, don't forget to subscribe, like, and comment. And I'll see you at the next video vlog adventure. So, yun. Bye-bye. Kita kids. And, kain tayo ng cheese. Okay. First time to, ah. 12-minute mark.